Shall we begin? Hello mga ka-fitness! Welcome to my channel and Happy New Year! Actually, first timer ako sa pagbablog and I'm making this vlog as promised sa ano ko sa YouTube ko na I'd like to motivate people to go into fitness, especially now 2020. And gusto kong i-inspire yung mga katulad ko na ang laki dati na lumiit and get the shape that you want, pati na rin sa mga maliliit na gustong magkalaman at magkaroon ng ano correct form of ano exercise para ma-achieve nila yung mga goals nila for 2020. Actually, I started working out na consistent talaga last year, 2019. In half of the year is ginagawa ko lahat ng akala ko tama, pero hindi ko nakukuha pa rin yung gusto ko na katawan. Actually, ngayon hindi ko pa siya nakukuha, pero ang laki ng difference na compared sa nag-start ako day one. For the buong buhay ko, yun yung struggle ko kasi ang laki-laki ko talaga. Hindi naman sa sobrang laki, kaso I don't like seeing myself in the mirror. Alam nyo yun? Nakaka-relate ba kayo? Na dumating yung time na, especially when I came back from Canada sa deployment ko, I stayed there for 4 months. Pagbalik ko, ang hirap kong magsintas, ang hirap kong mag-lock ng pants, yung mga dati kong damit, hindi ko na nasuot yung uniform ko, yung mga pang-office ko, hindi ko na naboboton kasi ang laki ko. Yun yung struggle ko for how many years, and last year, talagang sabi ko, I need to do this. Yun nga, for the first 6 months, ang dami kong ginagawa na feeling ko tama, kaso hindi pala siya lahat tama. Para siyang, nakaka-relate ako kasi my mom is a cancer patient, stage 4 ng cervical cancer. So, ang dami naming pinakinggan ng mga herbal, mga kung ano-ano pinapayo nila, ang daming bawal, ang daming tama, pero iba-iba yung mga sinasabi nila. So, konti lang yung magkakaparehas. So, ganun din parang sa akin sa fitness, ginawa ko lang din yung mga feeling ko tama ng sinasabi nila, pero hindi ko pa rin na-achieve yung gusto kong katawan at nakikita ko pa rin na parang hindi nababawas yung mga bilbil ko. Parang ang taba ko pa rin, bakit ang bigat ko pa rin, yung ganun. Hanggang sa, ang ginawa ko lang is naging open-minded ako. So, parang networking lang to, open-minded. Maging open-minded ka lang na hindi mo ko to kaya na mag-isa. Dapat, kailangan mong mag-reach out sa mga taong may result na. Never be afraid na sumugal. Sumugal sa pagkakaroon ng mentor. Siyempre, you have to spend. Tama yan. Pero, ang maganda doon is tutulungan kanila talaga on how to do it and how to achieve it. Kaya laking pasasalamat ko sa mga mentors ko, sa mga coach ko, especially kay Rafael Martinez, yeah, sa Team Martinez. By and by, ipapakilala ko lang sa inyo and ipapakita ko yung before and after ko para makita nyo ko yung ano yung mga na-achieve ko na for this year. For last year, I'm sorry. And for this year, prosigido ako na mag-workout. Actually, this is my first day of working out this year. Dami ko kasing pinagkakabalahan for the past 3 days and ngayon nakapag-gym na ako. Salamat. And eto naman is gusto kong mag-persige para for summer 2020. So lahat excited naman for summer, diba? So I have how many months pa to do it. And gusto ko din na ma-achieve nyo yun, guys. And gusto ko sama-sama tayo. Hindi pa ako yung totally fit, hindi pa ako yung super sexy like yung mga motivational natin nakikita sa Facebook, etc., sa YouTube, ganyan. But gusto ko maging reality lang talaga na, kunwari ito, reality series to, na gawin natin to at makikita natin yung mga transformations natin. So please tune in and hope maging okay sa inyo, maging masaya kayo sa video ko. Salamat and wait nyo lang yung mga videos ko. I can feel your heart racing, 'cause everybody knows, yeah, everybody knows, yeah.
That's just how it goes. That's just how it goes. Oh, I find it so hard being addicted to your love. I find it so hard being addicted to your touch. Tips na pwede kong ibigay sa inyo, pero hindi ito yung mga tips na kakainin mo yung ganito, ito yung exercise mo, hindi. More on motivational. Ang first na nilist ko dito is, number one, you have to accept facts. Kailangan mong harapin yung sarili mo in the mirror, tapos tignan mo kung ano yung kulang or ano yung sobra sa'yo. You have to face the reality na, shucks, ang taba ko pala, or ang laki ng bilbil ko, or ang payat ko. Yun ang una, you have to accept it. Tapos i-recognize mo na kailangan mo siyang ano, kailangan mo siyang i-work out para matanggal yun or maging maganda siya sa susunod na pagharap mo sa salamin. Number two, be open-minded. Lagi yung sinasabi na be open-minded, kasi like kadalasan yung iba is natatakot sila na mag-seek ng help, kasi feeling nila is hindi sila matuturuan ng tama or ma-scam lang sila, yung mga ganun ba. Tapos, tamang-tama talaga na maging open-minded ka, kasi, like sabi ko kanina, kailangan mo talagang makinig or humingi ng tulong sa mga taong may result na, kasi tuturuan ka nila ng tama para makuha mo din yung mga na-achieve na nila. Number three, yun nga, seek help, nasabi ko na rin pala. Number four, be hungry for result. Yan yung naging motivation ko last year, kasi sabi ko, kasi nasa real estate ako, sabi ko, if nagawa kong maging maganda yung katawan ko, ibig sabihin, wala lang imposible na hindi ko makakaya. Number one, rejection, yung mga ganyan.
para ma-achieve mo yung success, kailangan mong i-face lahat yan. And ang pinakamahirap kasi na ma-achieve is yung pagiging fit. Kasi you have to admire people who are fit, kasi hindi yan nababaro, hindi yan tinitake lang sa gamot, hindi yan binibili, kasi pinaghihirapan talaga niya na ang daming maintenance na ginagawa para maging fit sila all throughout. And number 5, never cheat. Kasi pag nag-cheat ka, hindi mo naman chini-cheat yung coach mo or yung nagtuturo sa'yo, kundi yung sarili mo. Kasi parang niloloko mo lang yung sarili mo kasi nag-shortcut ka. Kailangan, walang shortcut dito, guys. Kailangan mo siyang paghirapan. Kailangan mo siyang tapusin. Yung program mo, tapusin mo. Kunwari, 4 sets, you have to do it 4 sets. Huwag kang magbawas. Ganyan. Number 6 is do it religiously. Kung gusto mo talaga ng result, kailangan mo siyang gawin. Kung sinabi sa'yo yung 3 times a week, 4 times a week, 5 times a week, 6 times a week, do it by heart. Number 7, make it a habit. Actually, fitness is not just a seasonal hobby. Na kunwari, gusto mo lang maging payat for summer, tapos after summer, nakuha mo na yung gusto mo, wala na. Next summer na naman. No, this is a lifestyle. Kailangang tumatak sa isip mo na kailangan gawin mo to, kasi ito yung magiging factor or magiging parang portfolio mo na magiging lahat ng darating na pagsubok sa'yo, makakayanan mo. Kasi ito nga, nakayanan mo. Ang hirap-hirap kaya mag-gym. Ang hirap-hirap maging fit. Ang hirap-hirap makuha yung, ma-achieve yung body na gusto mo. Pero pag nagawa mo yun, guys, parang lahat, wala nang imposible. Though God, siya yung pinakasupreme talaga. Nothing is impossible with Him. Pero as you, as a human, wala ka nang hindi makakaya, kasi pag nagawa mo to, parang sisiw na lang lahat ng ano, mga susunod na pagsubok sa'yo. So, salamat guys. Sorry, first time ako mag-vlog. Nuutal pa ako. But, tulungan nyo ako eventually. Kung may mga tips kayo, please write down below. Magiging open-minded din naman ako sa mga comments, yung feedbacks, and I need your help too. Okay? So, tulungan lang tayo, guys. I'm here to motivate people. I'm here to inspire. And I'd like to na makita nyo yung magiging transformation ko. And kayo din sana kung ginagawa. And kayo din sana kung mag-start kayo into fitness or nagpa-plan kayo, let me know. Let me guide you kung paano gagawin siya. And yun lang. Thank you guys. And for the coming days, magiging focus ko is itong fitness. But then, magpapasok din ako ng mga ibang for men. Basta anything for men, any stuff for men, gagawin natin. Ayan. So thank you for listening and thank you for watching, guys. Always tune in and please subscribe. Thank you. God bless. Shall we begin? Thank you.